sabihin ng Panginoon sa pinagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ang Diyos po ay palaging mabuti sa ating mga buhay, karapat-dapat na pag-alayan ng ating papuri at pagsamba. Amen. Ngayon po ay sama-sama tayong muling mag-aaral sa Panginoon at aawit sa Kanya. Tayo pong lahat ay umawit. Hallelujah. Purihin ang inyong dakilang pangalan, Panginoon. Awitin natin, dulot niya ay ligaya. Aming Diyos na mabagin, kinalimutan na kinakaraan. Di man karapat dapat pagtiwalaan. Salamat at ginamit sa Kanyang kaharian, walang katulad ang Panginoon, walang papantay sa Kanya. Wala na kong mahihiling pa, Siya ang kasapatan, dulot niya ay ligaya. Minsan pa, aming Diyos na mahabagin, aming Diyos na mahabagin, kinalimutan aking nakaraan. Di man karapat dapat pagtiwala, salamat at ginamit sa Kanyang kaharian. Walang katulad ang Panginoon, walang papantay sa Kanya. Wala na kong mahihiling pa, Siya sapatan, dulot niya ay ligaya. Minsan pa, walang katulad Panginoon, walang papantay sa Kanya. Wala na kong mahihiling pa, Siya sapatan, mulut niya ay ligaya, dulot niya ay ligaya. Panginoon, sa umagang ito, samahan niyo po kami sa pag-aaral ng inyong mga salita. Mahayag ang inyong kadakilaan, mahayag, Panginoon, ang inyong katwiran sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Ang inyong Santong Espiritu ay patuloy naming inaasahan siyang sasama sa amin kagaya ng inyong pangako. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, ito ang aming dalangin. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang Diyos po ay tunay na mabuti at dakila. Amen. Kaya ngayong umaga pong ito, patuloy tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. Salamat dahil ngayon ay huling araw na ng August at bukas ay panibagong buwan na naman, panibagong hamon. Alam niyo, itinawid tayo ng Panginoon sa walong buwan ng taong ito. Punong-puno ng hamon, punong-puno ng mga pagsubok, ngunit ang Panginoon, makikita natin hindi siya nagkulang sa lahat ng panahon sa ating mga buhay. Kaya salamat po sa Panginoon. Kaya magandang umaga po sa inyo, saan man kayo naroon, dako, sa mundo, baka sa iba ay magandang gabi. At salamat sa Diyos at tayo po ay patuloy na mag-aaral ng Kanyang mga salita. At ito pong i-share ko po sa inyo, itong ating pag-aaralan ay minsan ko na pong naibahagi sa aming iglesia dito po sa atin sa Calamba, Laguna. Dahil napakarami pong mga naglipa na ngayon ng mga
mangangaral na hindi lubos na naipapaliwanag o iba ang konteksto ng kanilang pagkaunawa. At maraming Kristiyano, maraming ganito ang pagkaunawa sa talatang ito na nawa ngayon, umagang ito ay yung ating perspektibo sa mga talatang ito ay maging according sa salita ng Panginoon at hindi sa mga sarili nating preference. Ano po? Ang ating pag-uusapan ay tungkol sa buhay na ganap at kasiyasiya or the abundant life. So yan po ang topic natin ngayon. Ano ba ang totoong buhay na masagana? Parang napakasarap sa tenga, no? Parang ang sarap pakinggan, parang wow. Totoo naman po talaga, kapag nasa Panginoon tayo, meron tayong buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya lang, ano po ba ang implikasyon nito? Marami po kasing mga preacher na nagko-quote nito na ang suporta nitong verse na ito ay nagli-lead sa physical prosperity and every good thing. Parang kapag ikaw ay nasa Panginoon, yayaman ka. Kapag ikaw ay nasa Panginoon, makakamtan mo lahat ng pangarap mo. Kapag ikaw ay nasa Panginoon, para bang ang normative pattern ng buhay mo ay expect mo lahat ng physical at material na pagpapala. Magkakakotse ka, magkakabahay ka. Yun ang abundant life. Pero tignan nga natin, ano ba talagang ibig sabihin ng Panginoon? Ano nga bang ibig sabihin ito sa Biblia? Okay? So, dyan sa Juan Gis, at ito nga po ay madalas nating naririnig okay, sa mga Bible study o sa preaching. Pero ngayong umaga, gabayan tayo ng banal na espiritu. Ano nga ba talagang ibig sabihin ng isang buhay na ganap at kasiyasiya? Sabi po dyan, dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at mangwasak. Ngunit dumating ako upang magkaroon ng mga tao ng buhay na ganap. Sa English po, tignan natin. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. So para daw makamtan ito, sabi, to have it more abundantly. So akala nung iba, ito ay pumapatungkol sa buhay na parabang Christian ka na, kailangan makitaan ka na ng buhay na masagana. Kasi kapag wala ka daw kasaganaan, alam nyo, nakakalungkot dahil meron po akong narinig na mangangaral kapag daw ikaw, pastor ka, tapos wala kang sariling lupa at bahay at wala kang sasakyang sarili, eh hindi ka raw totoong lingkod ng Panginoon. Hindi mo raw na ipapamuhay itong John 10:10, baka hindi mo raw ito kiniklaim. Hindi ka raw naniniwala sa Diyos na buhay. Alam ninyo, isang nakakalungkot na bagay yon na kung yun lang ang magiging batayan ng ating pananampalataya sa Diyos at yun lang yung magiging resulta ba't tayo naging Kristiyano, na ang Kristiyanismo, ang totoong Kristiyanismo na mababase sa mga material na bagay na makikita sa buhay mo. Nako po, mga kapatid, baka napakarami din pong mga events sa Biblia, hindi lang sa wala silang kayamanan, namatay din sila ng hindi maayos. Hindi maayos sa paningin ng tao. May nilagare, merong pinako patiwarik, may pinugutan ng ulo. So yun ba yung abundant life na sinasabi? Yun ba yung kaya pumunta ang Panginoong Jesus? Tapos yung mga alagad niyang iniwan, si Pedro, ipinako patiwarik, yun ba yung buhay na masagana? Kasi syempre, when we say abundant, ano yan eh, parang mariwasa, maginhawa, talagang naroon yung makikita nating yung bang buhay na parang walang problema, ganon. Pero alam ninyo, hindi ito ang ibig sabihin ng John 10:10, that you will possess material things. Ngayon, tingnan natin po, no, meron kasing sulat din si Juan na ginagamit din ng marami na ito daw ay patunay na gusto tayo na payamanin. No? Payamanin. Narinig ko po kasi ito minsan. Dito po sa 3 John, verse 2, yung sulat niya. No, ang sabi rito, ayan, tingnan natin sa Tagalog. Mula sa numumuno sa iglesia, mahal na kaibigang Gaius,
na lubos kong minamahal, idinadalangin ko na maging malusog ka at sana'y nasa mabuting kalagayan. Tulad ng buhay mong espiritual na alam kong nasa mabuti ring kalagayan. Sa English po, ang ganda pakinggan nito. No? Para bang wow, o ito daw para sa atin. Dear friend, sabing ganon, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you even as your soul is getting along well. Sa KJV nga, sa ibang translation pa, ang sabi, that mayeth prosper. So pag sinabing prosper, wow, iniisip na natin pera, iniisip na natin siguro bagong bahay, o kaya maraming ma-achieve na mga ari-arian. Syempre prosper, prosperity. Pero alam niyo, kung ating uunawain yung sinabi nito ni Juan, no? Una, ang kausap niya dito ay si Gaius at hindi po ito meant as promise. Hindi po ito kumbaga pangako. Ito ay simply a salutation. Kumbaga, ito ay paunang salita. Siyempre, kapag susulat tayo, di ba, parang naalala ko, una kong natutunan yan dun sa aking nanay kapag siya ay gagawa ng excuse letter. No, nung pag ako'y absent nung bata ako, para bang, to whom it may concern, o greetings in the name of our Lord Jesus Christ, hope you are well, o parang ganun. So parang ganun lang din. Siyempre, siya'y sumusulat, sinasabi niya na nawa na sa mabuti kang kalagayan at ang lahat ng mga bagay ay maayos sa iyo. So ito ay para bang kahilingan na nawa doon sa bumabasa na ito pala mga ganitong salutation kahit nung kanilang kapanahunan, ancient times, ay meron talaga ng ganito. O para bang courtesy yon, pero hindi ito meant as promise. Maraming kumiklaim nito na, oh ayan, sabi nga ang salita ng Diyos, nawa lahat daw tayo ay hindi po. No? Kasi po, ang tema ng John 10:10 na sinasabi na parang material possessions, actually, it is not. It is not material possessions, okay? This is to focus on acquiring more material things away. The real meaning of that familiar scripture, hindi po talaga ito ang ibig sabihin yan. Ngayon, ano ba yung makikita natin dito na hindi talaga dapat ito ang ibig sabihin nito? Kasi alam ninyo, ang isang totoong buhay na ganap sa Panginoon ay hindi yung accumulation ng mga napakaraming material na bagay dito sa lupa. Tandaan nyo, Jesus never promised us those things in reference to abundant life. Hindi po. Wala tayong mababasa sa Biblia na pag sumunod tayo sa Panginoon, makakamtan natin, magkakaroon tayo maraming pera at ari-arian. Ang meron sa Biblia ang alam ko at mababasa natin kapag kailangan mo, ibibigay ng Panginoon. Kapag kailangan natin, ibibigay ng Diyos. Kasi bakit? Tandaan nyo, ang kayamanan ng mundong ito ay hindi priority ng Diyos sa kanyang mga tao, sa kanyang mga anak. Okay, an abundant life does not consist of being rich in this world. Kasi kung ganun man lang, bakit ganito yung mga nakalagay sa salita ng Diyos, sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, tingnan nyo ha. 1 Corinthians 1:26. Mga kapatid, isipin ninyo kung ano ang inyong kalagayan ng tawaging kayo ng Diyos. Okay? Iilan lamang sa inyo, iilaman lamang sa inyo magsasabing matalino sa paningin ng mundo at iilan lamang makapangyarihan o nagmula sa mga kilalang angkan. Ngunit pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mangmang upang hiyain ang marurunong. Pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mahihina upang hiyain ang malalakas. At pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mababa at walang halaga upang mapawalang halaga ang tinuturing ng mundo na mahalaga. Kaya ano pong sabi dyan? Walang makapagmamalaki sa harap ng Diyos. Kaya makikita po natin mga kapatid, no? Kung pagbabasihan lamang ng salita, sa salita ng Diyos yung ating nabasa kanina, e paano kung halimbawa ang konsepto pala kung hindi totoong lingkod ng Diyos ay mahirap? Pero ito nga, ang sabi, ang tinawag pa nga ay yung mga mahihina, ang tinawag pa nga ay yung mga sa paningin ng mundo ay parang walang kakwenta-kwenta, no?
Kung yung pala ang batayan ng Panginoon na kapag ikaw ay anak ng Diyos, lingkod ng Diyos, dapat mayaman ka. Eto nga ang sabi, oh, walang makapagmamalaki sa harap ng Diyos. Kaya mga itinuturing ng mundo na mababa't walang halaga, no? Yan ang mga pinili ng Diyos. Amen. Tingnan nyo nga, yung ang nagbautismo kay Jesus, anong estado ng buhay ni Juan Bautista? Hindi naman siya nakaano eh, hindi magandang kanyang damit. Diba? Balat nga lang ng hayop eh, pero siya'y lingkod pa rin ng Panginoon. Hindi pwedeng batayan natin ang, ano, ang mga material ng bagay dito sa mundo. Kaya unfortunately, many Christians of today, that they believe that abundant life means having more enough of physical things. Remember Solomon. Solomon, matalino na siya. And he has these all material blessings that any person could ever have. Siya ay isang hari na talagang lahat ng halos yung kanyang kayamanan. Alam niyo po, sa pag-aaral nga po, para lang bilangin yung mga kayamanan ni Solomon, nag-hire po siya ng daang-daang tao. Para lang mabilang yung mga kayamanan. Dahil bakit? Yung mga nakapalibot na bansa, eh, takot sa kanya, sa kanyang karunungan. Eh, imbis na sakupin sila ni Solomon, magbibigay na lang sila ng mga kayamanan. At hindi lang yan, di ba? Alam natin na si Solomon ay may 1,000 babae, 700 wives at 300 concubines o 300 kabit. Tingnan nyo nga, napakarami niyang mga ari-arian. Pero bakit dumating sa sulat niya sa Ecclesiastes, tingnan ninyo, buti na lang may mangangaral eh. Sa mangangaral, sinabi niya na ang lahat ng bagay ay nakita niya sa mundong ito, kayamanan man niyang kapangyarihan, na ano raw, walang kabuluhan. Pag nabasa natin ang buong aklat ng Ecclesiastes, ang paulit-ulit na isang katotohanan na binabanggit ni Solomon doon, mababasa natin sa buong aklat na mga ngaral, wala daw kabuluhan ang lahat ng mga bagay dito. Everything is meaningless. Galing na ito sa tao na halos lahat ay nasa kanya na. Okay? So, paano natin malalaman eh, ano po ba talagang abundant life? Alam niyo po, pag nabasa natin ito, si John din po ang nagsabi nito sa aklat ni Juan. No, 20, chapter 20, verse 31. Ang sabi po dyan, pero ang nasa aklat na ito ay isinulat upang sumampalataya kayo na si Jesus nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. At kung sasampalataya kayo sa Kanya, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. O bangahin po natin sa English naman. But these are written that you may believe, okay, that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. So, binabanggit po rito ay hindi material blessings. No, ang lahat ng nakipag-isa kay Kristo, okay, hindi nangako na ang Panginoon na nakakamtan natin lahat ng gusto natin. Ang alam ko sa Bible, lahat ng kailangan. Ang gusto po ay magkaiba sa kailangan. Need is very different and far, far more different than want. Marami po kasi sa atin kapag hindi natin naintindihan yung contentment o yung ating kasapatan sa Panginoon. Kapag wala ka sa Panginoon, parang lahat ng gustong nakikita ng mata mo, lahat ng naiisip mong gustong mapa sa iyo, gusto mong makamit. Ano? Kaya nga may tinatawag daw na law of attraction. Ewan ko kung narinig nyo na yan. Babanggitin mo para daw mangyari sa iyo. Alam ninyo, hindi naman po masamang mangarap. Pero alam ninyo, kung idadrive lang tayo ng pangarap na yan para talagang hindi na rin magtiwala sa Panginoon, kamalin mo lahat nang wala ang Diyos sa buhay mo. Kasi, yes, we can get everything we want. Si Jesus na mismo may nagsabi yan, di ba? What if you can gain the whole world? Ibig sabihin, capable ang tao. Meron naman pong mga tao hindi naniniwala sa Diyos, pero meron sila ng lahat ng bagay eh. Kaya lang, anong kapalit nun? What if you gain the whole world, yet lose your very soul? Gano'ng kahalaga itong kaluluwang ito? How precious is this soul that God and the devil is after it? Na ang talagang presyo ng kaluluwang ito ay napakahalaga. Kaya makikita natin, wala naman tayong makikita dyan na ano eh, but these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing, ano, you may have life. Ano ba tong life na ito?
Makikita po natin sa mga sulat ni Juan, palaging nababanggit ang salitang life. Kahit saan po kayo magpunta, kahit hanggang Revelation, meron, may tema tungkol sa buhay, life. Isa po yan sa mga central theme na dinidiscuss ni Juan. Okay? Kasi po, sa mga panahon nga ngayon ng nakakalungkot, ang gusto lang ng mga tao ay yung bang parang makaka-relieve ng kanilang, wow, itong aking buhay daw ay sasagana, magkakaroon ako maraming pera. Tandaan po ninyo, kapag nasa inyong Panginoong Yesus, di na tayo dapat mag-alinlangan kapag kailangan darating. No, kapag kailangan nariyan. Pero hindi ibig sabihin ng paniniwala sa Panginoon, di ka na makakaranas ng mga sakit, karamdaman. Paano po, mga kapatid, halimbawa, sa panahon natin ngayon, totoo po niyan, kung aking susumahin, kulang-kulang pong 50 pastor na kilala ko ang namatay dahil sa COVID-19. Nagkasakit sila. Mga, may, yung iba doon, talagang mga matitindi. No? Kumbaga, sabihin na nating mga lingkod ng Diyos na ginamit talaga sa mga kamanghamanghang kaparaanan, pero nagkasakit ng COVID-19. Ano kaya yun? Nagkasala kaya sila? O kaya hindi nila naranasan yung totoong abundant life? Yung iba doon, namatay na yung kanilang, kumbaga, yung kanilang estado mismo ng pamumuhay ay hindi naman nagkaroon sila ng magandang bahay o ng mga kotse. Wala pong ganun eh. Pero namatay sila. Anong ibig sabihin nun? Di sila nagkaroon ng abundant life? Mga kapatid, huwag po tayong mahumaling sa mga aral na makakakiliti lang sa ating mga tainga, ngunit labas sa salita ng Diyos. Totoo po yan sa mga huling panahon. Sabi sa 2 Timoteo, Kapitulo 4, talatang 3-4, di po ba sabi dyan, sapagkat darating ang panahon na ayaw nang makinig ng mga tao sa tamang aral. Sa halip, hahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang ng gusto nilang marinig para masunod ang kanilang layaw. Hindi na nila pakikinggan ang katotohanan at babaling sila sa mga aral na gawa-gawa lang ng tao. Nakakalungkot po at nangyayari talaga yan ngayon. Kapag nakakarinig sila ng mga aral patungkol sa talagang pagtitiis para sa Panginoon, paglilingkod na talagang binibigay ang lahat sa Diyos. Kasi ngayon ang hanap ng tao lalo na online na lang, convenience. They want convenience. Okay, para bang ang gusto nila ay yung mga bagay na sila'y madadalian. Tandaan niyo po, ang Christianity, though ang salvation natin ay talagang libreng pinagkaloob sa atin, biyaya na yan ng Diyos. Wala na tayong anumang maidadagdag o maiaambag sa salvation na meron tayo. Pero pagdating po, mga kapatid, pagdating po sa pagsunod sa Panginoon, it's a different thing. Ito ay bukod na bagay. Andiyan po ba kayo, mga kapatid? Purihin ng Panginoon. Kaya alam ninyo, ang binabanggit na abundant life ni Jesus ay hindi material abundance. Pero ano yun? Una, tatlong bagay lang po ito bago tayo matapos. Ang binabanggit ni Jesus dyan, okay. Number one, next. Spiritual abundance. Okay? Spiritual abundance. Kasi bakit? Tingnan natin ha, ano daw ang spiritual abundance? Siyempre, yun yung eternal life na meron tayo, yung spiritual na pagpapala. Tandaan nyo po mga kapatid, physical blessings may or may not be part of God-centered life, neither are wealth o yung ating mga na-acquire sa buhay na ito, hindi po ito ang indikasyon ng standing natin sa Panginoon. Tandaan niyo po, kagaya kanina, si Solomon, meron siya lahat ng bagay. At kahit si Paul po, sino po ba si Pablo? Alam natin yung kalalagayan ni Pablo bago siya tinawag ng Panginoon. May sinasabi sa buhay, isang Romano, kumbaga galing siya sa elitistang grupo, marunong, maalam. Kumbaga nga sa ating panahon, pwede na siyang senador o gobernador dahil sa kanyang estado at kaalaman. Pero naalala niyo po ba na minsan niyang nabanggit sa Filipos na ang lahat daw ng meron siya ay itinuturing niyang basura. Walang kwenta, walang saysay, walang halaga. Anong kapalit noon? Makilala lang niya ang Panginoon. Oh, hallelujah. Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya nga, tingnan ninyo yung nangyari kay Paul sa kanyang paglilingkod. Anong sabi niya? Sinasabi niya ito, sinusulat niya ito, siya'y nasa kulungan. Sa mga taga Pilipos, Kapitulo 4, tingnan natin. Sabi dyan, hindi ko
Sinasabi ito dahil nanghihingi ako ng tulong sa inyo sapagkat natutunan kong maging ano raw? Kontento anuman ang kalagayan ko. Anong nakasulat dyan? Marunong akong mamuhay sa hirap o ginhawa. Natutunan ko na ang lahat ng ito. Kaya maging anuman ang kalagayan ko, busog man o gutom, sagana o salat, kontento pa rin ako. So mga kapatid, eto po yan. No? Tingnan nyo si Pablo, naglingkod siya ng buong tapat. Siguro wala po sino man sa atin pa ang makapaglingkod ng kagaya ng nadaanan ni Pablo. Diba? Sabi niya sa mga taga-Korinto, halos lahat naranasan na niya eh. No, na shipwreck na siya, nakagat siya ng ulupong, 'di ba, do sa kanyang pagpunta sa Malta nung sila'y napadpad doon, 'di ba? Kita ninyo, ang dami nang naranasan, hagupit, nakulong. Lahat po ay halos naranasan at halos mamatay na siya. Pero sinabi pa rin niya, no, na kontento siya kasi alam niya na hindi ang mga bagay na ito ang batayan ng totoong buhay na ganap. Come to think of it, bakit sinabi ni Jesus na naparito ako upang bigyan kayo ng buhay na ganap? Pumunta siya dito sa mundo ah. Isipin nyo, lahat ng kayamanan sa mundo nandyan. Tapos sasabihin ni Jesus may dala pa siyang buhay na ganap. Tandaan ninyo, kaya nga siya may dala na buhay na ganap kasi hindi natin matatagpuan saan mang parte ng mundong ito yung totoong kaganapan. Bakit pa sasabihin ng Panginoon na may dala siyang buhay na ganap at kasiyasiya kung matatagpuan natin yun dito sa mundo? Amen. Bakit magdadala pa ang Panginoong Jesus ng buhay na ganap kung mga bagay lang pala dito sa mundo yung sinasabi na magbibigay daw ng kaganapan sa atin? Hindi po. Kaya nga dala-dala ng Diyos yung kaganapan kasi hindi natin makikita sa mundong ito yung estado ng totoong kaganapan sa ating buhay. Makamtan man nating lahat ang mga bagay sa mundong ito, wala ang Diyos sa ating buhay, wala pong kwenta yung buhay natin. Amen. That's why the abundance that makikita natin dito is spiritual abundance. At ano po yung ibig sabihin ng spiritual abundance? Ito pong pangalawang point. We have eternal life. Meron tayong buhay na walang hanggan. Yun po yung kasaganaan na nag-aantay sa atin na pagdating doon sa buhay na walang hanggan. Wala na po tayong paghihirap doon. Naroon yung ating kayamanan. Amen? 1 John chapter 5:11. Hallelujah. Mga kapatid, after this, i-share nyo po itong video na ito saan man makarating ang salita ng Diyos na ito para maunawaan po ng ating mga kapatid, ng mga nangangailangan salita ng Diyos ng totoong kaganapan na sa Panginoong Jesus. Amen. Sabi po dyan, and this is what God has testified. He has given us eternal life and this life is in His Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have God's Son does not have life. I have written this to you who believe in the name of the Son of God so that you may know you have eternal life. Mga kapatid, binabanggit dito na ang totoong buhay, yung may buhay na may buhay, meron po kasing buhay na walang kabuhay-buhay. At yung buhay na walang kabuhay-buhay ay isang buhay na malayo sa Panginoon, isang buhay na hindi Panginoon ang sentro. No? Pero kung gusto mo magkaroon ng buhay na buhay, nasa Diyos, nasa Panginoong Jesus. Whoever has the Son has life. At kaya nasulat ang Biblia at kaya bumaba ang Panginoong Jesus dahil nga hindi makakamit ng tao saan mang kayamanan, anumang kapangyarihan, anumang kaalaman ang ma-acquire natin sa mundong ito. Hindi po ito ang totoong buhay na ganap. Makamtan mo naman ang lahat. It is only through Jesus. Nasa kamay niya. Okay? I have come here to give life. No? To have it more abundantly. Purihin ang Panginoon. Amen po ba? Kaya finally, pag sinabi pong tayo namumuhay, na tayo ay masagana, tayo ay patuloy na namumuhay at lumalago sa biyaya at kaalaman ng ating Panginoong Jesus yan, to grow in the knowledge and grace of God. Ibig sabihin, yan ang isang batayan. Tayo ay lumalago sa mga espiritual na bagay. Dito po tayo dapat yumaman
sa bunga ng banal na Espiritu. Diba po? Sabi ni Pedro, 2 Peter 3:18, rather you must grow in the grace and the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Kaya salamat sa Panginoon sa umagang ito. Yung ating pagkatuto sa biyaya at karunungan patungkol sa Panginoon. Bakit po? Ibig kasing sabihin yan, darating ang mga paghihirap at pagsubok, darating ang mga matitinding pag-uusig kapag naiintindihan natin yung biyaya ng Diyos sa atin. Mas lalo tayong lalakad ng may kabanalan, may katuwiran sa Panginoon kasi sino ba tayo na inibig ng Diyos? Yun yung biyaya po, di ba? Ano yung biyaya? Kaya pag naiintindihan natin biyaya ng Panginoon, minahal nga tayo ng Diyos, no? Sa ating karumihan. Makasalanan pa tayo, Roma 5:8, di po ba? Namatay na ang Diyos para sa atin. While we were yet sinners, Christ died for us. Yung biyaya ng Diyos na yon, na napakasaganang ating naranasan. Ngayon, pag yan ay nasa kaisipan natin, itong mga pagsubok lang ba na ito? Itong mga pag-uusik lang ba ito? Ito lang ba ang magde-define na para bang kapag ako inuusig, ako ay walang kakwenta-kwenta kapag may mga pagsubok, hindi na ako tinutugon ng Panginoon yung biyaya. Ano yung biyaya? Eh bago ka pa naging Kristiyano, bago pa tayo naging anak ng Diyos, iniligtas sa tayo ng Diyos, ano pa yung mga pagsubok na ating pinagdadaanan? Ibig sabihin, may purpose ang Lord. May purpose ang God. Meron siyang layunin kaya natin na nararanasan ang mga bagay dito sa mundong ito. Kaya ang daming nasulat sa Biblia. Diba? Kay Santiago, naalala niyo po ba yun? No, na, kung ating maalala, consider it pure joy. Di po ba ang sabi doon? Kapag dumaraan tayo, kapag tayo humaharap sa maraming mga pagsubok na sunod-sunod, sinabi din ni Pedro na ang ating pananampalataya, kaya tayo dumadaan sa mga pagsubok, ay dinadaan sa apoy upang mapatunayang totoo. Hallelujah. Kaya mga kapatid, when we talk about John 10:10, it is not about material abundance, but it is about spiritual abundance. Alam ninyo, ito ang totoong kayamanan natin, ang Panginoong Jesus. At kapag nariyan ang Panginoong Jesus sa iyo, maiintindihan mo lalo yung Psalm 23:1. The Lord is my shepherd. I shall not be in want. Sa NLT po, favorite translation ko, sabi doon, the Lord is my shepherd. I have everything I need. Kaya it is more than just about material possessions. Don't get me wrong. If ang Panginoon yan ang ibinibigay sa'yo, pinagkakatiwala sa'yo for you to be a blessing, there's nothing wrong being rich. Pero syempre, yung motive pa rin ng puso ang pinaka-importante na ang magiging masama lang ay kung papangarapin natin yon para sabihin lang natin na ang Panginoon ay bumaba sa lupang ito para payamanin tayo, napakababaw. Napakababaw po. Kaya mga kapatid, hindi po ganon. Ini-instill ng Bible sa atin at gustong sabihin ng Panginoon, there is much more to that. Kaya nga minsan inaalis na sa atin, hinahayaan tayong mawalan minsan, magkasakit minsan para maunawaan natin na mas may mga dakilang bagay na higit sa lahat ng iyan. At walang iba yon kundi ang ating Panginoong Jesus. At yung kayamanan natin sa langit na nag-aantay roon, na masilayan natin ang mukhaan ng Panginoon. Secondary na lang yung mga mansyon natin sa langit. Secondary na lang yung mga agintong daan na ating lalakaran. Pero ang pinaka-primary dito, yung ang Panginoong Jesus mismo, here, He is our treasure. He is our abundance. Amen? In Him, we have everything we need. Let's pray. Lord, salamat po sa inyo sa umagang ito. Tunay kayong dakila at mabuti. Panginoon, ang dalangin ko po, patuloy kaming lumakad doon sa abundance na sinasabi niyong totoo. Sa Biblia, it is about spiritual abundance. It is about this eternal life we have in you. It is about growing in the grace and the knowledge of you. Panginoon, salamat po dahil patuloy kayo na nagpapahayag sa amin. Na Panginoon, hindi basta kami matuwa sa mga turo na parang maglilin doon sa mga aming sariling mga kagustuhan o para bang papunta, Panginoon, sa mga
mas makalamang mga pamumuhay. Ngunit Lord, ang aming dalangin, lalo na po sa mga panahong ito na pagliliglig, paghihirap, Panginoon, na nararanasan ng buong mundo, kumapit kami ng totoo sa salita ninyo at hindi kami humulagpos sa pananampalataya na ibinigay nyo sa amin, Panginoon, at patuloy kaming kumapit sa inyong mga salita. Patuloy kami, Panginoon, na manangan sa inyo, Lord God, sa pangunguna, gabay at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pagpalain nyo po ang aking mga kapatid na nakikinig po sa umagang ito. At Lord, ang dalangin ko po, patuloy na hanggang sa kayo dumating, ay aming matayuan at mapagtapatan namin sa pamamagitan ng inyong biyaya ang lahat, Panginoon, ng mga aral ninyo na aming natututunan sa buhay na ito. Purihin kayo, Panginoon, at dinadalangin ko rin po ang mga kapatid namin na may sakit, may mga trangkaso, ubosipon, kahit yung mga kapatid namin na tinamaan ng COVID-19. Panginoon, ang inyong mapaghimalang kamay ang aming hinihiling na dumantay sa mga oras na ito. Ang iyong kagalingan ay tamuhin ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoong Hesus, sa inyo, sa inyong mga salita na nagbigay kalakasan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen and amen. Mga kapatid, salamat po sa Panginoon. Pagpalain po ng Diyos ang bawat sa atin. To God be the glory.